Guys, tingnan nyo to. Nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng gabinete na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Miyerkules, June 19, 2024. At sa kanyang pahayag, ibinahagi ni Duterte na nagbigay na siya ng 30-day notice sa Pangulo kaugnay sa kanyang pagbibitiw bilang Secretary ng Department of Education. At ayon naman sa Presidential Communication Office, nagbitaw na din si Duterte bilang Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. At guys, ito ang kanyang pahayag. Panoorin natin to. Anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as a Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Thank you. Okay guys, ang tanong. Ano nga ba ang pinaka-reason kung bakit nagbitiw na si Vice President Sara Duterte sa kanyang tungkulin bilang Secretary ng Department of Education? At guys, may kaugnayan kaya ito sa kanyang confidential funds issues? Ano ang masasabi niyo? Just comment down below. Thanks for watching!